Hiding the CEO Son. Chapter 1. Aling Rose. Aling Rose. Tawag ko sa kapitbahay ko, iwanan ko kasi muna si Johan, ang anak ko, may trabaho kasi ako. Bumukas na ang pinto at iniluwa nito ang 13-anyos na anak ni Aling Rose. Bakit po Ate Jane? Tanong nito, sinilip ko ang loob ng bahay pero mga nakakabatang kapatid ang kasama niya, paano na to? Hindi ko pwedeng iwan ang anak ko sa mga bata rin. Wala ba dito ang nanay mo iha? Tanong ko at umiling-iling naman ito, wala na akong ibang pag-iiwanan ng anak ko kundi dito na lang kila Ate Rose, wala na rin kasi akong pamilya. Sige iha, salamat, ingat kayo rito ah, saad ko at umalis na, tiningnan ko ang mag-anak kong si Johan, 3 years old pa lang ito at kulot ang kayumang ginyang buhok, brown na brown rin ang kulay ng mga mata niya katulad ng ama niya, pero kahit mag-isa ko siyang binubuhay malusog rin siya, mahal na mahal ko tehehe. Napabuntong hininga na lang ako at kinarga ito. Mama, masayang saad niya, pinisil ko naman ng mahina ang cute niyang ilong at hinalikan ito. Baby, sasama ka muna kay mama ah, sasama ka sa work, pero huwag kang magpapasaway dun ah, pag-uusap ko rito at tumanggo-tango naman siya. Ayyay, saad niya dahilan para mapatawa ako ng mahina at saka ipinaglapit ang ilong namin at ikinaskis ito. Promise yan ah, saad ko, tumanggo ulit ito at ngumiti, ang cute niya talaga. Di talaga ako nagsisi na nabuo siya kahit na naghiwalay kami ng ama niya nang hindi man lang siya nakikita. Sige Tara, at sumakay na kami. Nakarating na kami sa Camp Anya na pinagtratrabahuan ko at buti na lang ay hindi masyadong traffic kaya't nakarating ako ng medyo maaga bago malate. Naglalakad na ako ngayon at pinagtitinginan nga ako ng mga katrabaho ko ay hindi pala ako si Johan pala. Nagsilapit na ang mga ito at nag-aagawan pa, paborito. Nagsilapit na ang mga ito at nag-aagawan pa, paborito talaga nila ang anak ko. Sinasabi nga nila na palagi ko daw dalhin si Johan dito kaso nga hindi naman pwede yun kasi dai ko masyado siyang mababantayin. Pero ang saya-saya nila dahil kasama. Baby Johan, ang cute-cute mo talaga, sad ni Ses tsaka trabaho ko, pinisil-pisil pa nito ang medyo matambok na pinch ng anak ko. Kinampas ko naman siya ng mahina sa braso. Uy tia baka mausag mo yung anak ko ah, loayan mo yan katapos. Saad ko, hindi niya ako nilinggan pero tumanggo-tango ito at nagsilapit naman ang iba at nilaro si Johan. Baby ko, baby niya, baby nating lahat. Baby Johan HUHUHU, madrimang sigaw ni Cedric, habang itinataas si Johan. Best friend ko to siya and at the same time katrabaho, ewan ko kung ba't naging kaibigan ko to haha joke lang. Mabait siya at gentleman, mahal na mahal niya nga rin si Johan eh parang anak niya ang turing niya dito, minsan nga pinagkakamalan siyang tatay ni Johan pag nagkakasama sila eh. Woy Sid, baba mo anak ko baka mahulog, saad ko at biglaan niya naman itong ibinaba dahilan para mapasigaw kami. Wah! Hahahaha ang nerbiyosa niyo naman, saad niya at tumawa-tawa, pambihira, pinaghahampas ko naman ito. Pambihira ka ah! Huwag kang magbibiro ng ganyan, paano kung mahulog talaga siya? Single ko sak-anya, nag-bout naman ito ay tumingin kay Johan. Baby o, oh, mama mo inaaway ako, iyak na ako baby HUHUHU, parang batang saad niya at peking umiyak. Tumingin naman si Johan sak-anya at nag-bout rin ito dahilan para kumunat ang nuo ko, maya-maya pinagulat ako nang umiyak rin ito. Wahahaha, Tuya Sid, don't cry Tuya. Huhuho, iyak niya, napasapo na lang ako sa nuo ko sa katarantaduhan ni Cedric, pag may nakikita kasing umiiyak si Johan ay nakikisabay rin siya. Shach na baby, shach na, kuya will never cry na, saad niya at hinili-hili ito sa katumingin sakin. Ikaw kasi inaaway mo ko, kita niyo nakasalanan ko pa. Heyoy nako Sid, akin na nga ang anak ko, malalate na ako, saad ko at kinuha na si Johan sak-anya. Hik-dot-hik-dot-hik, humuhikbi pa si Johan, kaya't tiningnan ko ulit si Sid at pinangkunutan ng nuo, pilit naman itong ngumiti at nag-peace sign. Ayos o umiyak tuloy siya, saad ko. Sorry na, saad niya at lumapit kay baby at hinalikan ang nuo niya, saka tumingin sakin.
Sabay tayong mag-lunch mamaya ah, pupuntahan kita sa taas, saad niya, at tumango naman ako. Sige bye na Jane, bye na rin baby, follow nito. Bye to you Sid, follow niya rin. Pagkaalis niya ay umakyat na rin ako at nagtungo sa opisina ko. Johan baby no. Hey hey baby, don't touch that, no. BOGSSHHH, biglang nalaglag ang isang kahon ng popless dahilan para maglikha ng ingay at mapatingin sakin ang mga katrabaho ko. Sorry, pagpapaumanhin ko sa kanila at binaling na ulit ang tingin ko kay Johan. Kaagad ko naman siyang kinarga, di ako nakakapag-focus sa trabaho ko kahit ano-ano na lang kasi ang pinaglalaroan niya. Baby you promised mama na hindi ka magpapasaway, mahinang saad ko sa kanya nakita ko namang lumungkot ang mukha niya at tumango. Sorry mama, saad niya at napabuntong hininga naman ako, inupo ko muna siya sa isang upuan at pinulot na ang mga nahulog na gamit, nang biglang magsalita sa likuran ko si Veris. Gan kasi aanak-anak ka. Aish ito na naman siya, hilig niya talaga kaming pagsalitaan ng di maganda lalo na ako. Lahat kami may problema sa kanya, ewan ko nga kung alam niya nakakapikon na siya. Hindi namin siya malabanan dahil na nga siya ay head manager at assistant lang kami. Napapikit naman ako ng mariin at nilinggan siya, saka binigyan ng walang emosyong tingin. O ba't ka ganyan makatingin, totoo naman ah, sarkastiko pa niyang saad na mas lalong ikinainis ko pero kaagad ko ring pinigilan ang sarili ko, huminga ako ng malalim at saka nagsalita. Ma'am, asikasuhin niyo na lang po ang trabaho niyo no, saad ko at mas diniinan pa ang salitang ma'am, nakita ko namang tumaas ang isa niyang kilay. Ham di ba pwedeng kamustahin ko ang mga assistant ko, masungit na sagot niya at ang ilan sa mga salita ay diniinan niya. Nangangamusta, e nang i-insulto siya. Napatingin sa kanya ang ilang katrabaho ko pero nang makita nilang nakatingin siya sa kanila ay kaagad silang nag-iwas ng tingin. Makaalis na ang GM, saad niya at umalis na, haste buti naman. Baby yo, kaagad akong napahinto nang makitang wala na sa inuupuan si Johan. Nasaan siya? Inilibot ko ang paningin ko at nakita ko nga siyang mahinang naglalakad patungo kay Sir David. Akmang susundan ko na ay napahinto ako nang makita kung sino ang kasama ni Sir, Og. Nanaginip ba ako? Sinampal-sampal ko pa ang sarili ko. Hindi nga ako nanaginip. Si Sean. Ang ama ni Johan. Ano tanong ginagawa niya dito? Kaagad akong nagtago. Tiningnan ko si Johan medyo malayo pa siya sa lokasyon nila Sir, buti naman. Saka tumingin ulit sa gawin nila Sir. Nagtataka ko naman silang tiningnan dahil panaypahid sa damit ni Sean si Veris. Papa Senyorn, di joke lang. Nakikita ko rin ang inis na mukha ni Sean. Ano bang nangyari? Tiningnan ko ito ng maigi at iniling ang ulo ko para makita kung ano at nang matsansangan nga umiwas si manager ay nagulat ako na duming-dumi na ang puti niyang polo, nasabuyan siya ng kape ni manager Veris. At panay sorry naman si manager, may takot rin pala ito. Nakita kong medyo malapit na si Johan. Please umalis ka na, pagdadasal ko, hindi pwedeng makita niya. At buong paparating na sa gawin nila si Johan. Please baby wag dyan. Ayan na, no. At haste. Kaagad akong nagpakawalo ng malalim na hinga ng umalis na si Sean at Veris, buti hindi nila napansin si baby. Tumapit na si Johan kay Sir David, kaagad naman siyang napansin nito, ngiti pa ito bago siya kinarga. Just ko. Napasandal ako sa panang mesa, pinagpapawisan ako dahil sa namuong kaba kanina, pati yata ang puso ko at daloy ng dugo ko huminto kanina. Jane POV. Dahan-dahan akong tumayo at nagtungo sa gawin nila, nanginginig pa nga ang mga paa ko. Oh Jane ba't pinagpapawisan ka? Takang tanong ni Sir David at hinawakan pa ang nuo ko, kaagad ko namang kinuha ang panyo ko at pinahid ang sarili. Ah wala po sir, mainit kasi dito. Ha, may aircon naman, oo nga pala, sak bibibibang palusot yun Jane. I mean sa labas ho, galing ho kasi ako sa labas, saad ko at mukhang naniwala naman siya. Lolo David. Saad ni Johan kay Sir David at tinusok ang pinch ni Sir gamit ang maliit na daliri niya. Oh baby, ba't mo ginawa yon?
Gulat na Saad ko pero tumawa lang si Sir, Lolo ang tawag ni Johan sa kanya, at gaya nga ng iba nawiwili rin Sir David kay Johan. H-A-H-A-H-H-A ang cute-cute mo talaga baby Johan, nangigigil na Saad nito at pinisil ang pinch niya. Siya nga pala si Sir David K. Versha, ang head at CEO dito sa kampanya, 89 years old na ito at malakas pa rin, vegetarian kasi, naninirahan rin siya sa ibang bansa madalang umuwi dito sa Pilipinas. Dahan-dahan na niyang ipinasa sa akin si baby. Buti naman at isinama mo si baby Johan ngayon, namiss ko tong batang ta, Saad niya at piningot ng mahina ang ilong niya. Pisyal taw lolo, sagot ni Johan at tumingin naman si sir sa akin. Bukas isama mo ulit siya ah, magkakaroon tayo ng konting salo-salo dito, Saad niya. Sama ato, mama. Tiningnan ko pa si Johan at parang nagmamakaawa, napangiti naman ako at tumango. Opo sir, isasama ko po siya, sagot ko at ngumiti naman ito, mabuti kung ganon, o siya sige alis na ako ah, Saad nito at tinapik pa ang braso ko. Bye baby, paalam niya at hinalikan rin ang noo nito, saka umalis. Hinawakan naman ni Johan ang magkabilang pinch ko. Sama ato mama bukas ah, masayang Saad niya, tumango naman ako. Oo baby, basta wag kang magpapasaway ah. Dagdag ko at nag-thumbs up naman siya, hehe hang cute. Akmang aalis na kami nang may magsalita na naman sa likuran ko. Sash! Wow ah, pati matanda pinapatulan mo na pala. Nilinggan ko siya haste sawang-sawa na ko tsaka sanay na ako sa mga pinagsasabi niya. Noong una inis na inis ako sa mga paratang niya pero ngayon pinapabayaan ko na lang siya tutal lahat naman kami alam ang ganitong ugali niya. Siguro talaga kapag di mo siya kilala at pagsalitaan kanya nang di maganda eh baka masampal mo siya o di kaya masuntok, pero ako sanay na sanay niya. Nag-usap lang ho kami na puto lang sasabihin ko nang biglang sumingit si Sid sa usapan. Sak kahit kailan talaga tong si manager, alam mo manager mapapahamak ka sa ginagawa mo eh, puro di magaganda ang lumalabas sa bunganga mo, at isa pa may so Karen eh, rat-rat niya kay manager. Hanga talaga ako kay Sid ang tapang eh, sila palagi ang magkaaway eh. Pero alam kong di papaapekto si Ma'am versus sa pinagsasabi niya, bato yan eh di kaagad natitinag. Ay siya alam mo Sid tumahimik ka baka ay patanggal kita, sagot naman niya. Case di na ito matatapos. Bakit CEO ka ba? Tsaka baka mamaya Ma'am ikaw ang matanggal. Ha? Ako? Saad nito sabay turo sa sarili. Di ako matatanggal, dahil ako ang the best, dahil sa'kin naging maganda ang kampanya sa rating in business, pagmamalaki niya, well totoo yun, pero sa tulong din naman namin. Sak pangit naman ang ugali ang gumawa. Dito lang ako sa gilid, nakikinig sa pagtatalo ng dalawa, di naman mataas ang boses nila, buti na yun kaysa makaistorbo sila, lunch break na pa naman. Alam mo ma'am, virus po talaga ang pangalan niyo hindi virus. Nahihiya lang talaga ang mga magulang mo. Fat Gagey. Lakas ng amats nitong Cedric hahaha tulala tuloy si ma'am. Makaalis na nga, inis na Saad niya at umalis na. And the winner is Cedric Avoy. Tumapit na siya sakin at nakipag-appearan. Kita mo na di talaga papalagyang si ma'am virus sakin eh. Sabihin mo lang sakin na kapag binyuli ka pa niya, tumanggaw-tango naman ako, ang dal-dal niya masyado di pa ba siya napagod kanina. Pero lunch na tayo, Saad ko, tumanggaw naman ito at hinawakan na nito ang kamay ni Johan at lumabas na kami.